Okay, so yun mga sir, ano? Ito yung version 2 nung taillight modification na ginawa ko dati. Kasi kung mapapansin nyo, yung ginawa ko dati, para sa akin hindi ako satisfied eh. Yung una kong modification. Inilagyan ko ng sticker tapos pininturahan ko siya. So para sa akin hindi ako naging satisfied. Bakit? Unang-una kasi transparent yung red na part ng taillight. Ngayon, pag tumatagos yung ilaw dun sa yung pulang part ng taillight na yon, tapos may guhit pa siya na parang letter V na pattern dun sa loob mismo ng taillight. Ngayon, pag nilagyan mo siya ng pattern at umilaw na yung mismong taillight, anong nangyayari? Parang hindi masyadong halata. Kung mapapansin nyo rin siguro sa inyo kung kayo din yung gumawaring kayo ng ganun, hindi masyadong halata. Kaya yung ibang ginagawa nila, gumugupit sila ng plastic, na galon, o kaya ilalagyan ng alcohol na kulay puti. Tapos yun mismo dinidikit nila sa likod nung part na yun ng taillight. Para, tapos nililihan nila para magmukhang kalat yung ilaw. Eh ngayon, naisip ko, bakit hindi kaya palitan ko na lang yung part na yun ng taillight, tapos humanap ako ng humanap din ako ng plastic. Tapos yun ang gamit, ipalit ko na cover. So, yun nga ang naisip ko. So, ito. Ito yung naisip kong ipalit. Ayan. Itong plastic na to ay galing sa folder siya. Maganda siya, high quality na plastic na medyo makapal. Ayan o, makapal siya. Tapos, ang kinaganda nito, opaque yung likod niya. So, pag tinamaan ng ilaw tong likod na to, equally distributed yung ilaw kapag natamaan siya. Ibig sabihin, wala kang makikita ng tatagos na ilaw. Oras na mailawan tong likod niya, lahat ng tapo ng ilaw equally distributed. Kaya kahit anong ilagay mo na design, kitang-kita ngayon yung magiging itsura niya. Yun ang kinaganda nitong ginawa ko na to. So ito, nagdraft ako ng mga ano, ito yung unang gawa ko. Itong unang gawa ko na to, medyo hindi pa siya ganun kapulido. So ito yung unang ginawa ko. Ngayon, gumawa ako ng pangalawa. Naisip ko, etong itiklop ko itong part na ito para pag nilagyan ko to ng tape o kaya double-sided tape at saka ito, pag ginabit ko, sinalpa ko na ganun, kapit na kapit siya. So wala ka nang didikit dyan na mighty band o kung ano, double-sided lang lalagyan mo dito. Para pag ginabit mo, ayan o, kung makikita nyo, ayan, nilagyan ko siya ng parang kakapitan dyan. So ito na yung naging final na resulta niya. Ayan. Okay, so makikita nyo, maganda yung pagkakalagay ko nyan. Tansyado lahat yan, bawat sulok. So, pati yung mga angles niya, yung mga tupi niya, saktong-sakto yan. Hindi yan papel, mukha lang siyang papel. Pero na magandang quality siya ng plastic, parang ganito siya, oh. Yung loob niya makinang, tapos yung labas niya opaque. Sabihin, pag tinamaan ng ilaw, equally distributed lahat. So, ayan. So ngayon ang gagawin ko, maggagawa ulit ako ng pattern since VIP setup naman yung akin. Instead na honeycomb, ang naisip ko, eto. Ganito siya. So nagprint ulit ako sa may sticker or sa vinyl or wallpaper. Ngayon ito ngayon ang gagawin kong design dito. At tingnan nyo kapag natapos ko at pinailaw ko dun sa motor, tingnan nyo yung bato ng ilaw niya equally distributed na. Wala kayong makikitang guhit-guhit sa likod na panggulo sa pattern. Talagang para siyang LED light ang ginamit mo na pantay yung bato ng ilaw sa bawat areas. So, babalikan ko kayo, papakita ko pag natapos ko na yung design. Okay, so ayan po mga sir, na idikit ko na yung pattern or design na ginawa ko. So bali lilinisin ko na lang yung gilid niya, then pwede ko na ulit ibalik dun sa or idikit na sa taillight para ma-test na natin kung ano yung itsura niya.
Ayan, so ayan po mga sir, na ibalik ko na yung yung part ng taillight na pula dun sa taillight assembly, na ibalik ko na rin yung lens. So bago natin ikabit dun sa motor, bigyan ko lang muna kayo ng overview nitong modification ko na to. So para sa akin, 10 times better siya dun sa previous na ginawa ko. Kasi una-una, itong ipinalit ko na part nung taillight ay opaque. So buong part na ipinalit ko, equally distributed yung ilaw niya. So kahit tingnan mo sa malayo, halatang halata yung pattern. At yung pattern na napili ko na yan, yung parang diamond na pattern, ay para lang tumugma dun sa VIP concept ko. Para kasi yung sa upuan ko, sa seat cover, pa ganyan din yung design niya. So para tumugma siya. So bigyan ko pa kayo ng overview itong gilid na ito. Pininturahan ko na siya ng black kasi hindi ko na tripan yung kulay silver na stock. Although ang magiging resulta niyan hindi na magre-reflect yung ilaw. Pero yung sa akin kasi hindi ko na siya kailangan. Doesn't matter na kung ano maging kulay niyan, kasi kung mapapanood niyo isang video ko, yung light tail light modification part 2, nagkabit ako ng signal light sa gilid ng rear fender. So hindi ko na siya kailangan na mag-blink dito yung isang signal light yan sa may gilid na yan. Kaya pininturahan ko lang siya ng black. Tapos isa pa, ito nag-add ako, kung napapansin niyo yung guhit na yan, eyeline. Yung eyeline na yan ay golden yellow ang kulay pag pinailaw. So kinabit ko yan para lang pumasok doon sa concept ko na, kasi mga kulay na nilalagay ko sa, kung napanood niyo yung very first video ko, ang kulay ng aking motor ay may gold, tapos meron din siyang white, black, at saka yellow. So yung sa headlight ko, yellow lang din yung golden yellow lang din yung kabuuan niya. Kaya itong taillight, nilagyan ko lang din siya ng eyeline na yan, yung yellow na yan. Then yung tint, yan, yung tint ay ako lang din nagkabit nito. Actually madali lang siya ikabit kung meron kayong heat gun or blower. Yan, yellow tint lang din ang pinili ko para pasok pa rin doon sa concept. Okay, so compared naman doon sa stock, in my opinion, much better siya doon sa plastic na pula na nilalagay dito. Pareho naman silang plastic eh. Ang pinagkaiba lang nila, yung sa stock ay transparent. Ibig sabihin, tatagus yung ilaw. Kaya makikita mo yung guhit-guhit na pattern sa loob ng stock. Yun yung ayaw ko dun eh. Kasi kapag meron nun, nasisira yung pattern na gusto kong makita. Dahil pag natamaan ng ilaw yun, pati yun nagre-reflect. Na pag nakita niyo yung sa NMAX na JPA na taillight, opaque lang yung ano niya, yung kanyang material. Kaya pag tinamaan ng ilaw, equally distributed yung labas niya. So ganun din yung ginamit ko dito. Although ang ginawa ko dito, yung sa NMAX kasi kulay puti, ito ang kinaganda nito, para rin siyang stock na pula kahit nakapatay yung ilaw, pero may pattern lang siya. Yun ang gusto ko dito. So ang yun ang nagustuhan ko dito sa pinalit ko na to. So pag tinanong nyo naman kung pag nainitan ba siya, matatanggal yung pattern. Pero kung itong pinag-usapan, itong dinikit ko na to, hindi siya basta-basta matatanggal. Kasi kung napansin nyo yung itong ginawa ko na to, meron siyang ayan, no, yung guhit na yan. Yan yung kakapit mismo sa plastic ko. Kaya hindi basta-basta ito matatanggal. Ayan, no, yung kung wala ito, yung guhit na yan, yun, madali lang matatanggal yan. Kung pinandikit mo lang, yung surface niya mismo. Kaya, pero pag nilagyan mo nito, kahit ano yan, long lasting ang mangyayari dyan.
Opun na naman tayo dun sa kung dinikit, madali bang matatanggal yung dinikit nyo na pattern o na sticker? Ganito lang, ang ginamit ko dito ng material ay electric tape. Kasi electric tape makapal, nabablock niya yung ilaw na tumatama. So, matatanggal ba? Madali bang matanggal pag nainitan? Ito lang technique dyan. Kasi pag electric tape, nag-i-stretch yan eh. Bigyan ko kayo ng example. Ito kasi, ayan. Itong electric tape, nai-stretch yan eh. Malambot yan eh, nai-stretch. So, ang technique dito para hindi siya madaling matanggal, kahit na mainitan, pag nagdikit kayo ng pattern, make sure na hindi nai-stretch yung pattern na dinikit nyo. Ayan, hindi nyo in-stretch. Kasi pag in-stretch nyo, babalik yan sa dati nyang form. So, ang technique dapat, ang pagkakalagay nyo ng pattern nyo ay as is lang. Kung ano yung form niya nung ginupit nyo, yun lang din yung pagkakadikit nyo. Kasi pag in-stretch nyo yun, ihila yun pabalik. Pag nainitan, matatanggal din agad. Okay, so kung nagustuhan nyo tong modification na ito, like and subscribe lang kayo dun sa akin channel. Meron pa ako, marami ako ditong extra ng ginawa. Yan. Yung mga ano. At saka kaya ko pang gumawa ng marami pa nito. Although mahirap siyang gawin kasi tansyado lahat to eh. Tinansya ko mabuti na eksaktong ano dun. Pati yung angle nung ano, nung pagkakaano nyo. Ayan o. Pati yung angulo ng sa gilid niya, pagkakatiklop, lahat. Yan. Pati yung para hindi magmukhang pa-curve. Parang yung dati lang din. Pati yung takip sa itaas. Yan. Lahat yan nakatansya. So, kung gusto nyo, PM nyo lang ako dun sa aking FB account. Pwede ko kayong turuan nito kung paano gawin to. Or kung kung makagawa ako ng template, pwede ako makapagbigay. Okay, so by this time, pwede na natin ikabit dun sa motor para makita na natin kung anong magiging itsura nito ng buo pag nakakabit na siya. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.